Okay, so our discussion for today will be just-in-time and backflash costing. Okay, so just-in-time is actually a very, hindi naman na siya bagong topic talaga. It's actually been used by companies already in order for them to reduce the, or basically, if not reduce, eliminate the inventories in their warehouses. Okay, na uso ang just-in-time at saka backflash costing because of the fact na madaming companies ang napansin nila that their company is actually incurring lots of cost or a large portion of their inventory cost because of the storage cost. Okay, so instead of them producing on a traditional basis, ang ginawa nila is they started using just-in-time para sakalang sila gumagawa ng goods or nagpo-produce ng goods whenever there is already a demand for the said goods or kung kailangan na ng customer. Okay, so for this chapter, what we are going to be focusing on will be the concept of just-in-time inventory management, yung just-in-time purchasing and production, as well as backflash costing. So since we are in cost accounting, the major concern right now is kung paano natin i-account yung ating backflash costing. Okay. And so let's go first to the concept of just-in-time inventory management. Okay. So since what we wanted to do or as a company progresses in the operation, no, ang gustong mangyari ng company dyan is to make sure na na-maximize niya yung cost or nababawasan niya yung mga cost na hindi naman kailangan in order for the profit to be maximized also. Diba? Parang basic concept, kung naka-fix na or kung meron ka ng target na selling price, kasi hindi ka pwedeng mag-establish ng selling price mo lang na gusto mo because of the competitive nature of the business. So kapag nag-set ka ng price na mas mataas, eh baka hindi nabilhin nung customers. Kaya generally, hindi mo pwedeng basta-basta i-adjust yung price mo. Kung i-adjust mo man yung price mo, pababa siya. Okay, hindi pwedeng pataas bigla. Unless, of course, your business is under a monopoly. So, what are you going to do next? So, if there is a particular, ang tawag dito, if there is already a set price, kung gusto mong ma-maximize yung profit mo, ang kailangan mong gawin is bawasan mo yung cost mo. So, because of the competitive pressures, okay, these particular pressures have led firms to abandon the EOQ model in favor of the just-in-time approach. Okay? EOQ, of course, supposedly you are already done with this in quantitative techniques. Or at least siguro na-discuss na yan in your other management subjects. EOQ is basically the traditional model of determining your order size in order for you to determine kung magkano yung optimal na purchase quantity, okay, at saka purchase frequency natin. Okay, so just-in-time inventory management represents the continual pursuit of productivity through the elimination of waste. Okay? So just-in-time has two strategic objectives. First is to increase profit and next is to improve the firm's competitive position. So these two objectives are achieved by controlling cost through the enabling of better price competition and increasing profits, also by improving delivery performance and improving quality. So theoretically, just-in-time or JIT offers increased cost efficiency and simultaneously has a flexible our flexibility to respond to customer demands for better quality and more variety. Okay, so practically, in theory, the use of just-in-time is going to make your business more efficient. Okay, kasi nga, number one, hindi ka naman basta-basta magpo-produce. Okay, saka ka lang daw magpo-produce kapag meron na yung demand. Okay, so in that way daw, nababawasan yung wastage, nababawasan yung limitation, ayun, nababawasan yung overproduction. So, in that case, nami-minimize din natin yung added cost. Okay? So, what are the basic concepts, okay, involved in just-in-time management? First is yung
tinatawag na pull system. Okay? Siyempre, dalawang system yan. The push system and the pull system. Pag sinabi muna nating push system, this pertains to the traditional process of a company wherein magpo-produce sila, tapos ipupush nila sa sales department na ibenta nila lahat yung na-produce. Diba? So parang push system. So magpo-produce lang magpo-produce si production department, pagkatapos ipipressure nila ngayon si sales department na maibenta lahat yung mga products na yun. Okay? So the concern there is, kung ipipilit natin yung push system at talagang hindi naman mabenta na, hindi na mabenta yung product kasi sa sobrang dami ng na-produce, hindi talaga kakayanin kasi the supply is too much as compared to the projected demand, di ba? So anong mangyari? Yung sobrang production, sayang lang. It's either ibibenta mo siya at a lower price kung meron mang bibili, or it's going to result in obsolescence ng inventories later on. Okay? So, this is where we introduce the pull system under just in time. So, ang pull system is, ipupull natin yung supply kapag nagkaroon ng demand. Okay? So, JIT or just in time maintains that goods should be pulled through the system by present demand, okay, rather than pushed through the system on a fixed schedule based on anticipated demand. So this means that we are only going to start pulling the goods or the inventory kapag meron ng kailangang ibenta or meron ng humihingi ng demand or meron ng humihingi ng goods through a particular order. So the moment naka-receive ka ng purchase order, dun ka palang magsa-start ng production. Okay. Now, the question here is, what is going to be your problem? Ang magiging problema mo dyan is, number one, paano mo malalaman yung present demand? Diba? Kasi sa just in time, kung gusto mong mabawasan yung ano, kung gusto mong mabawasan yung inventory mo, dapat malaman mo yung sa eksaktong timing nung production mo para sasakto siya dun sa timing ng mayroon ng demand. Diba? So, ganun lang naman yon. So, that is why we are going to consider yung letter B, okay, which is yung setup and carrying cost under the just-in-time approach. Okay? So, it says here, under the just-in-time approach, we are going to attempt to drive setup cost and ordering cost to zero. In other words, hindi tayo magkakaroon ng gastos for the storage and the ordering cost because ang gagawin natin dyan is we are only going to get these items nga kapag kailangan na natin. So wala tayong mga gastos na storage cost. Okay. Now, in order to do that, kailangan ng system or kailangan ng specific design or system sa company that is going to have a continuous communication with your suppliers, okay, or with the company suppliers in such a way na kaya nating maging automatic yung pag-order dun sa supplier natin kapag automatic din na may natanggap tayong order from a customer. So in other words, nati-trigger yung system kapag nakatanggap ng order yung company. So parang ganito. Si company, tayo kunyari, tayo yung company, naka-receive tayo ng purchase order. The moment na pumasok sa system natin, yung purchase order na yon, automatic, iko-communicate na nung system doon sa supplier na kailangan namin yung particular na raw materials na ito. I-deliver mo within a specific time. Okay? So, syempre, pag ganun yung nangyari, automatic tayong order sa supplier, in time din dapat na ibibigay ni supplier sa atin yung goods. So, in time na nandun na, gagawin natin yung production, okay, over a particular period of time, and then, mai-deliver din natin doon sa ating customer yung goods by the time na kailangan na niya yung, or kailangan na nila yung ating product. Okay, so ganun yung system niya. So, in that case, meron tayong mga key items na kailangang tandaan dyan. First is yung tinatawag na continuous replenishment.
Okay? So continuous replenishment means a manufacturer assumes the inventory management function of the retailer. Okay, so what does that mean? It means that tayo yung manufacturer, or kunyari tayo yung supplier ng isang company, ina-assume natin na tayo yung responsible na i-prepare yung mga kailangan nilang goods by the time na mag-order sila. So ibig sabihin, parang ang labas, kung tayo yung gumagamit ng just-in-time, pinapasa natin yung responsibility doon sa ating supplier na sila yung magiging continuous replenisher ng ating raw material needs. Okay? Para ma-achieve yan, kailangan natin ng electronic data interchange or EDI. Yan nga yung sinasabi natin, yun yung sinasabi natin kanina, na upon a particular transaction na pumasok sa system natin, natitrigger yung system para mag-communicate agad doon sa ating supplier. Okay? Kaya siya EDI, Electronic Data Interchange. Okay? So, yun siya. Yun yung concept natin ng lean approach, okay, for eliminating setup and carrying cost, and instead of doing that, there will be a continuous replenishment system, okay, under or through the use of the EDI or Electronic Data Interchange. Okay, letter C tayo. The due date performance. Okay? Ano ibig sabihin ng due date performance? Okay? Diba? Ang goal lang nyan or ang point lang dyan is we need to make sure na on the date na kailangan ng customer na i-deliver na rin natin sa kanila yung goods na yon. Okay? So, ang goal ng just-in-time is i-maximize yung period from the time na na-receive yung order hanggang kailangan i-deliver, is ma-maximize yung time over that period para magawa mo lahat yung process ng pag-order sa supplier, pagpo-produce ng product, pagpa-package ng product, at pag-deliver ng product. Okay? So, parang apat siya or tatlo. Okay? Para mas simple, gawin nating tatlong process. Order, production, delivery. Okay? So, yun siya. So, from the time na na-receive yung order from a customer, kailangan ma-squeeze natin yung tatlong process ng ordering to the supplier, producing the product, and delivering the product to the customer within the time frame na sinabi natin. Okay. Example. Sinabi natin sa customer na ang delivery time natin is, sabihin natin, 1 week from the date of order. So, umorder sa atin ngayong araw, kunyari. Umorder sa atin ngayong araw yung customer. So, na-trigger yung system natin. Anong araw ngayon? Ngayon ay Tuesday. So, ibig sabihin, ang delivery time dapat natin is hanggang Monday next week. Okay? Hindi pwedeng Tuesday din, ha? Kasi Tuesday, parang madadagdagan yun ng isang araw. So, therefore, we have 7 days to squeeze the process of ordering from the supplier ng materials na kailangan natin, producing the product, and delivering it or delivering the product to the customer. So, paano mo i-squeeze yun? Siyempre, gamitin mo yung system ng just-in-time. Okay. Now, intindihin natin kung ano ngayon yung magiging shifting ng ating approach. Kung traditional yung ginawa natin sa negosyo at tayo ay produce lang ng produce, walang problema. Kasi kung produce lang tayo ng produce, edi meron na tayong available inventory, pwede nating i-deliver at an earlier period of time yung goods na dinedemand ng ating customer. Okay? Again, the question there is, or the problem there is, pwedeng sumobra yung i-produce mo at hindi mo naman na maibenta. So ano yung risk natin doon? Risk number one is the risk na hindi natin mabenta yung product. Okay? And risk or problem number two, nape-pressure masyado si sales department. Okay? Para ibenta yung mga product na hindi na uubos. Okay? Pag naka-just in time tayo, ano ang ginagawa mo ngayon? Number one, nawawala yung risk na hindi natin mabenta yung product. Kasi nga, ang pinoproduce lang natin is yung meron ng actual demand.
Okay? Pangalawa, nasi-shift yung pressure from the sales department papuntang dun sa ating production department. So, shifting lang yan kung sino ang nape-pressure. Okay? Pero in that case, ang pinaka-concept pa rin, ito, sa dulo, just-in-time cuts lead times by reducing setup time, improving quality, and using cellular manufacturing. Okay? Kasi hindi mo na kailangang mag-maintain ng malaking planta or malaking factory. Basta, ang gagawin mo lang, kailangan mo lang ng small workforce. Kasi ang tatrabahuin lang naman ng small workforce mo is kung ano lang yung in order sa atin or yung demand sa atin ng ating customer. Yan. Next, pag gumamit ka din ng just-in-time, magkakaroon din tayo ng avoidance of shutdown and magkakaroon tayo ng process reliability. Okay, bakit ma-avoid yung shutdown? Diba? Kaya nagkakaroon ng shutdown ay because of certain reasons such as, binigay na dyan, machine failure, defective material or sub-assembly, and unavailability of a material or sub-assembly. Okay? Pag sinabing shutdown, yung ano ha, natitigil yung production. Okay? So, natitigil yung production ng isang company kasi either machine failure. Bakit magkakaroon ng machine failure? Kasi baka na-overwork yung machine. Okay? Pag may defective material or may problema sa sub-assembly, eh, syempre, madedelay yung production. So, masha-shutdown din lang. Okay? Or unavailable yung material, eh wala kang material na mapaprocess. Eh di wala talagang magagawa. So, shutdown din yung process natin. So, pag gumamit ka ng just-in-time, all of these items will be solved because, number one, kung hindi masyadong nape-pressure or hindi masyadong na-overwork yung machine, eh di mas na-maintain natin yung machine. Diba? Pangalawa, kung gagamit ka ng just-in-time, for sure, laging meron tayong materials na available kasi it is always ordered just-in-time for production. Diba? So, yun siya. Also, there is a principle in just-in-time known as the Kanban system. Okay? So, ano ibig sabihin ng Kanban? So, the Kanban system is an information system that controls production by using markers or cards. Okay? It is responsible for ensuring that the necessary products or parts are produced or acquired in the necessary quantities at the time that is necessary also. Okay? So, yung Kanban system, yan yung isa sa pinaka-key system that is going to be needed in order for just-in-time to succeed. Aside from the electronic data interchange, of course. So, ang concept lang ng Kanban system is parang nakamonitor. Nakamonitor yung ating production in such a way na lahat ng kakailanganin natin, ready na siya. Okay, by the time na tayo ay magpo-produce. Okay, so ganun siya. So, kumbaga heavily monitored lang yung mga items. So, monitoring is key in order for the just-in-time system or the lean approach to work. Okay? Now, this is actually the reason why a lot of people or some of the companies do not really believe in just-in-time. Bakit? Kasi just-in-time is masyadong idealistic. Okay? First question, siguro meron ka na bang nakitang supplier na pag sinabi mong kailangan ko ng ganito during this period, eh laging meron or laging naibibigay niya. Ang sagot is, siguro yes. Okay? Pero, paano kapag yung company mo may multiple suppliers or may multiple material needs? Imposible or it is almost impossible na lahat ng supplier mo kayang gawin yun unless yung supplier mong yun gumagamit din ng just-in-time at naka-ready din sila na mag-produce or mag-provide ng goods kapag kailangan natin. E kaso, ang problema dyan is, kahit yung mga supplier mo, malamang umaasa din yan na saka lang sila mag-order kapag meron na rin umorder sa kanila, di ba? So, ang mangyari dyan, kung madedelay kay supplier, madedelay din tayo, di ba? So, idealistic ang just-in-time at mahirap siyang
mahirap siyang what you call this, i-implement. Okay, lalo na kung wala ka naman talagang control over your suppliers. Okay? So, to relate that to multi sorry, for conglomerated operations or yung mga interrelated na operations, ang pwede mong gawin dyan kung gusto mo talagang ma-achieve yung full na just in time, saka ang gawin mo, i-acquire mo yung supplier mo. So in such a way, ikaw na yung may control over the supplier. So kapag ikaw may control sa supplier, magagawa mo yung buong just in time kasi pwede mo siyang ma-implement doon sa buong company mo. So yun siya. So yan lang naman yung mga medyo trivial at saka mga reasons kung bakit some people do not believe or some companies do not believe that just in time is really attainable. Okay, kasi madaming mga problems that can be encountered between the company itself and the suppliers. Okay? Tapos syempre kapag si company walang sariling delivery system, malamang meron pa siyang ka-partner na delivery. Parang kunyari si Lazada, 'di ba? Si Lazada naman taga-benta lang talaga 'yan eh. Yung mga delivery partners niyan walang masyadong control si Lazada over that. Kaya nga kapag tinitignan mo yung order mo, 'di ba? Umorder ka sa Lazada o kaya sa Shopee, nakalagay may span yung or may order, what you call this, merong number of days na interval. Tapos usually yung interval na ang laki pa nung gap, parang 2 weeks interval yung gap sa ordering, di ba? Eh syempre, kung ganun katagal, edi hindi mo rin ma-achieve talaga ang lean approach. Yan. So again, just in time or the lean approach is a very idealistic and a very sound process in terms of the theories it involves or yung theories na gusto niyang introduce. But again, the implementation is more difficult than how it was or how it is explained in our books or in the theories. Okay, kaya nga ang main na argument against just in time is hindi naman talaga siya madaling i-implement pagdating ng actual. Okay, kaya mas marami pa ring negosyo, better na lang na mag-produce na lang sila ng mag-produce. Tapos mag-estimate na lang sila, iti-take na lang nila yung risk na baka may portion na hindi talaga mabenta. Okay? So yun siya. So parang better na mas okay na yung may sobra kaysa makulangan, ganun. At least yung sobra, gagawa na lang nila ng paraan kung paano nila mapibenta or paano nila marireprocess, di ba? Yan, parang kunyari sa, tawag dito, kunyari sa bakery, di ba? Yan, bakit yung bakery tuwing bumibili ka, may nakikita kang pudding, di ba? So, pudding tawag nila doon, okay? Di ba yung pudding, yan yung mga pinaghalo-halong, lumang tinapay. Kasi hindi nga sila nabili, di ba? So, yun yung isang way in order for them to adjust doon sa overproduction nila, di ba? So, yun yung consideration dyan. Anyway, yan yung letter D natin. So, avoidance daw of shutdown and process reliability. Mas reliable daw kasi mas monitored. Okay. So, punta na tayo dun sa just-in-time purchasing. Okay. Just-in-time purchasing, ano ang gagawin dyan? So, pag sinabing just-in-time purchasing, purchase of goods or material so that delivery is the delivery of the goods is just in time when it is needed for production. Okay? So, kaya puro just in time yan. O-order ka na at a certain period to make sure na kapag magpo-produce ka na at a time na kailangan mong mag-produce, na-deliver na yung goods. Okay? So, yun yung just in time purchasing. So, paano yung process niyan? So, first mong kailangan gawin is yung supplier evaluation and relevant cost and quantity timely delivery concerns. Okay? So, step one natin, timely delivery of quality product is crucial to just-in-time purchasing. So, that's the first thing that we need to understand. Na dapat yung supplier natin makakapagbigay sa atin ng goods, okay, that is of the quality that we require. Okay?
Pangalawa, selection and development of long-run supplier partnership. Kasi kapag meron ka ng long-run, kung long-term supplier mo na yan, naiintindihan na yung process mo, naiintindihan na yung negosyo mo, madali na siyang maka-adjust doon sa delivery timing, pagpo-provide ng goods, ng supplies, ganyan. Okay? Pangatlo, consideration of relevant cost of quality and also the relevant cost of failing to deliver on time. So these are the risks involved in your just-in-time purchasing. Number one, baka meron tayong additional cost na kailangan gastusin to make sure na yung product is of a quality that is required from us or required from the supplier. Tapos, pangalawa is yung relevant cost na may incur natin. Paano kapag hindi natin na-deliver yung item? Okay, or hindi natin natanggap, hindi natin natanggap yung item na kailangan natin sa supplier. So, yun yung relevant cost of failing to deliver on time also. Tapos, number four, sale of high-quality merchandise has non-financial and qualitative benefits. Okay? So, parang ganito. Basta ang key term is quality. Si supplier, magbibigay sa atin ng quality raw materials. Tayo, gagawa tayo ng quality products. Tapos, i-deliver natin yung product at a high-quality delivery. So, lahat quality. So, in that case, hindi ka lang nagbebenta ng item with financial value, you also have non-financial value doon sa product mo. Kasi number one, nai-improve yung reputation mo. Diba? Pangalawa, kung nag-improve yung reputation mo, number two, magkakaroon ka ng repeat order. Okay? Pwede rin i-recommend sa ibang tao yung product. So, ibig sabihin, nagkakaroon ng qualitative inputs. Okay? Or nadagdagan ng qualitative inputs or non-financial inputs yung product mo because of your implementation of just-in-time. Okay? So, yun siya. So, meron din tayong just-in-time production naman. Ano naman yung just-in-time production? So, this is yung sa point of view na nung company mismo. So, kunyari, natapos na, naibigay na nung supplier or naibigay na nung supplier natin yung goods na kailangan natin. E di, kailangan na nating mag-produce. So, in that case, ano yung mga kailangan nating gawin? Number one muna, understand muna natin yung concept ng demand pull manufacturing. Okay, pag sinabi nating demand pull manufacturing, it means that we are producing because of the demand that was given to us. Kaya nga din siya tinawag na pull system, di ba? Hindi push system, pull system. Okay? Wherein we are only producing as a response to the demand that was given to us. Okay? So the demand triggers each step of the production process starting with customer demand for finished product at the end of the process and working all the way back to demand for direct materials at the beginning of the process. Demand pull also the demand pull feature also achieves close coordination among workstations in the process. Okay? So that's one thing. Tapos pangatlo, the demand pull manufacturing aims to simultaneously achieve three effects. First is meet the customer demand. Pangalawa, high quality yung product. Tapos pangatlo, lowest possible total cost. O, di ba? Kaya ka, ang ganda-ganda tala ng just-in-time, no? Kung may implement mo ng maayos. Okay, tapos ano yung five main features ng just-in-time production system? Okay, first is organizing production in manufacturing cells. In other words, i-group po mo yung process mo in smaller subgroups para mas madali mong malaman kung ano talaga yung dapat gawin sa group na to, kung ginagawa ba talaga nila yung process or yung trabaho nila, tapos kung na-maintain ba yung quality from the transfer from one manufacturing cell to another. Okay? So, yun siya. Second is hiring and training multi-skilled workers. Bakit kailangan mo ng multi-skilled workers? Kasi malamang sa manufacturing cell na i-establish mo, there will be instances na kailangan mong hilain yung isang empleyado papunta sa kabilang manufacturing cell.
Okay, kasi maliit nga lang yung production system mo, di ba? So, ang mangyayari dyan, kailangan mo ng multi-skilled workers para pwede mo silang mahila sa other cells or other manufacturing cells. Pangatlo, emphasizing total quality management. In other words, pag sinabi nating TQM, all areas, okay, all areas of the business or all areas of the production should be maintained at a high quality. Okay? Tapos, under TQM, meron din yung concept natin ng continuous improvement, di ba? So, ibig sabihin, kapag meron pa tayong, kung meron pang i-improve yung process, edi ituloy lang natin ng ituloy. Okay? Next, reducing manufacturing lead time and setup time. Bakit mababawasan yung lead time and setup time? Kasi nga, mas napapababa natin yung oras ng ordering, mas napapabilis natin yung production, so mas napapabilis din yung delivery. Nababawasan yung setup time kasi meron ka ngang manufacturing cells. Okay? So, hindi mo na kailangang mag-setup paulit-ulit ng setup kasi yung manufacturing cells mo, kaya na nilang mag-adjust. Okay? And finally, building stronger supplier relationships. Okay? So, yun nga. Kasi, ang gusto mong mangyari, may long-term supplier ka para hindi ka na naman problema. Kapag may mga repeat transactions ka, hindi mo na kailangang i-repeat or hindi mo na kailangang i-instruct ng detalyado yung supplier mo kasi alam na niya yung kailangan mo. Okay, so yun. Yan. We go to letter C, yung financial benefits of just-in-time. So what are the financial benefits of just-in-time? Number one is lower carrying cost of inventory kasi mas mababa nga yung lower din yung inventories na naiiwan sa'yo. In fact, kung zero ang inventory mo, hindi zero ang carrying cost kasi wala kang i-maintain. Pangalawa, greater transparency of production process. Bakit greater transparency? Kasi, di ba, mas nakikita mo yung production process kasi mas maliit yung production line, mas natututukan mo yung mga production processes. Pangatlo, heightened emphasis on eliminating specific causes of rework, scrap, and waste. Okay? Heightened emphasis. Okay? Kasi gusto mo nga ng total quality. Gusto mo ng high quality product. So, kailangan maiwasan natin na meron tayong scrap, meron tayong rework, okay? Or meron tayong mga wastage dahil sa maling processing. Tapos, lower manufacturing lead time kasi nga gusto natin mas mabilis yung ordering, mas mabilis yung production, mas mabilis yung delivery. Okay, next. Performance measures in and control in just-in-time production. So, ano yung mga performance measures and control systems natin? Number one, personal observation. Okay, timely, intuitive, and easy to understand measure of plant performance. So, simplehan daw natin yung mga performance measures para mas madaling maintindihan ng mga workers, mas madaling ma-comply ng workers. So, dapat simple, dapat timely, okay? Dapat intuitive. Ibig sabihin ng intuitive is ma-assess nila, okay? By their intuition, ma-assess nila kung tama ba yung ginagawa nila or hindi, okay? Tapos, easy to understand, okay? For the financial performance measures, okay, meron tayong kailangang i-consider. Also, parang mali yung ano, kasi dapat number 2 ito. Kasi personal measures, personal observation, ito number 2 dapat to. Okay, financial performance measures. Which means na, di ba kasi ang financial performance measure naman natin talaga dyan is bumaba yung cost of production natin. So yun na yung mismong performance measure natin. We need to make sure that we have a certain level of limit lang doon sa gastos. Number 2 yun ha, sorry. Number 3 ito, non-financial performance measure of time, inventory, and quality. Okay, pag sinabing non-financial, yung wala siyang, hindi naman siya naka-quantify in terms of a peso value, pero syempre, at na-determine mo na bumababa yung oras, di ba? Gumaganda yung inventory, okay? Kasi mas maganda yung quality ng production. Okay? Tapos, yung huli, for feedback that is rapid and meaningful, necessary to detect and solve problems quickly due to lack of buffer from inventories. So, just in time promotes na kailangan, kapag may nakitang error,
i-ano agad, i-report agad. Kapag may kailangang ayusin, sabihin agad para maiwasan natin na natapos na yung product saka pa natin na-detect na meron palang error. So, mas mahirap i-correct kapag late mo nang na-detect yung problema. Okay? And then, letter E, for just in time, what is the effect of just in time on the costing system? Number one, reduces overhead cost kasi nababawasan na yung mga unnecessary production cost and facilitates direct tracing of some cost usually classified as indirect. Bakit? Kasi yung production line mo ay lumiliit, natatanggal natin yung mga overhead cost na hindi naman na talaga necessary. Tapos, karamihan ng cost ay direct na or directly traceable cost na kasi malamang papasok na lahat yan sa direct material and direct labor, mababawasan na yung overhead. So, mas madali mong makita kung saan ba yung cost na pwedeng mabawasan, saan yung cost na pwedeng dagdagan, ano yung cost na mas nakaka-contribute sa improvement or sa quality ng product. So, ganun siya. Kaya mas, yun yung effect na sa costing system. Okay. So, with that, punta na tayo sa backflash costing. Ano yung backflash costing? So, the backflash costing is the costing method that is created to unsa para ma-support natin yung just-in-time production. Okay? So, yun ang tawag dun sa costing system na ginagamit sa just-in-time production, backflash costing. Okay? So, backflash costing, okay, is a costing system that omits recording some or all of the journal entries relating to the cycle from purchase of direct materials to the sale of finished goods. Okay? Kasi, letter A, absence of inventories makes unimportant choices about cost flow assumptions or inventory cost methods important. Rapid conversion of direct materials into finished goods that are immediately sold simplifies job costing and just-in-time production leads to large reduction of work in process. So, ibig sabihin, backflash costing, ang focus mo lang, cost of sales. Magba-backflash ka lang or magre-record ka lang ng work in process or ng raw materials just in case merong sumobra from your production. So, sa backflash costing, ang focus is cost of sales. Tapos, saka ka lang mag-record ng work in process at saka raw materials or whatever kung sakaling merong mga hindi natapos or hindi naubos during a particular production. Okay? So, simplified, normal, or standard job costing. Okay? Kasi yung traditional system, gumagamit sila ng sequential tracking. Okay? So, yan yung raw materials, papuntang work in process. Work in process, papuntang finished goods. Finished goods, papuntang cost of sales. Yun yung traditional. Okay? So, ito rin yung sinasabi dyan na may mga certain stages, di ba? So, stage A, bibili ka ng direct material. Stage B, poproduce mo, papuntang work in process. Stage C, completion, magiging finished goods. Tapos finished goods, magiging cost of sales. Okay? To simplify, ito lang siya. Trigger point. Okay? So, the keyword for backflash costing is trigger point. It refers to a stage in the cycle going from purchase of direct materials to the sale of finished goods at which journal entries are made in the accounting system. So, ang trigger point natin pagdating sa backflash costing, generally, dito lang tayo masyadong magfo-focus sa stage D. Okay? Kasi finished goods nga lang, cost of sales nga lang habol natin. Magkakaroon tayo ng trigger point sa stage C, B, at saka A kung meron tayong mga sobra or hindi natapos or hindi nagamit na inventory, whether that is work in process or raw materials during our production. Okay? So, to simplify, ganito ang mangyayari sa trigger points natin. Okay? So, to illustrate, we are going to assume na walang direct materials variances at saka no work in process. Kaya nga sabi natin, di ba? Walang problema sa work in process, walang problema sa direct materials. Automatic, ang goal lang natin is finished goods papuntang cost of sales. Okay? Tapos, yung trigger points natin, mababawasan.
Okay? So, di ba ang traditional, apat ang trigger points? Okay? Dito, tatlong trigger points, pero this is only in the assumption na hindi nabenta lahat ng pinrutus. Pero imposible kasi yun sa just in time. So, tatlo lang trigger points natin, purchase, completion, at saka sale. Okay? Again, kung lahat naman ng na-produce ay nabenta, edi stage A at saka stage C, pwedeng ma-eliminate na agad yan. Stage D lang talaga ang pinaka-focus natin. Okay? Yun yung makikita mo dito sa illustration. Okay? So, ito yung backflash costing, ito yung sequential tracking, or ito yung, what you call this, traditional. Okay? Sige. So, yung stage A, B, C, D, ito yung trigger points natin. Okay, so papakita lang natin kung paano nare-record. So, dun sa pagbili ng direct materials, parehas lang. Okay, same entry, record ka ng materials, okay, tapos credit ka ng accounts payable. Pero, ang ginagamit na account title dito is materials and in-process inventory. Pinagsasama. Okay? Next, to record the conversion cost incurred, i-debit ka ng conversion cost, tapos credit ka ng various account. Ganun din dito. Same lang. Okay? Pagdating nung items na nasa work in process, di ba, itatanggalin nga natin yung trigger point sa production, papuntang work in process. So, mag-entry ka pa ng ganito sa work in process, sa just in time, wala na. Okay, wala na to. Bakit? Kasi, ang assumption, lahat ng pinasok ay matatapos, di ba? Kaya ang entry mo lang, debit kang finished goods, tapos credit mo lang yung mga various items na nagastos mo. Okay? Ganun din dito, meron pang finished goods, pero nanggaling pa siya sa work in process. So, na-eliminate itong trigger point for papuntang work in process. Tapos, i-record na natin yung nabenta. So, yung finished goods na nabenta, debit mo sa cost of goods sold, credit mo sa finished goods, same lang dito. Okay? Tapos, just in case merong variances. Okay? Kung may variance man siya, edi record lang natin. That is going to be an adjustment to your cost of goods sold. So, yun siya. So, generally, again, just like what we said, nabawasan ng isang trigger point, pero kung efficient ang just-in-time system mo, isa lang ang magiging trigger point mo, which is yung mismong sale lang. Okay, so yun. Yan. Ito naman, example, two trigger points. So, di ba, pwede nga nating bawasan. So, pag two trigger points, ang may iwan lang A at D. So, kung papansinin mo, nag-entry lang tayo ng A nung nagpasok tayo ng mga items, tapos D nung binenta. Wala na tayong journal entry nung pasok sa work in process at saka finished goods. Kasi ang assumption dito is lahat ng pinasok ay lalabas din dito sa ating cost of sales later on. Okay? So, bawas ang monitoring mo sa journal entries. Kasi nalilipat yung monitoring mo dun sa mismong production. Okay? So, yan yung with two trigger points. Okay? Meron pa yung one trigger point lang. This is two trigger points pa rin, pero mag-entry ka lang sa completion at saka completion lang at saka yung pagbebenta. Okay? So again, sa sequential tracking, wala kang choice. Or yung traditional, talagang may entry ka apat lagi. Yung pagbili, pag work in process, pag finish at saka pagbenta. Apat lagi. So just in time, pwede mong i-modify. Depende kung ano yung need mo. So dito, ano lang, dalawang trigger point lang yung para sa pagkaka-finish ng goods at saka yung pagkakabenta. Okay? Yun. So may illustration, may illustrative examples din tayo dito. This is pertaining to our entries for backflash and compare natin siya dun sa sequential tracking or dun sa traditional. Okay? Yan. So actually, pwede sana one trigger point talaga. Pero yung one trigger point is really, hindi kasi siya nilagay dito.
Pero it is only achievable kung talagang walang sosobra or walang variance or walang masasayang. Automatic, pasok mo lahat sa cost of sales tapos wala ka nang gagawing entry kasi lahat naman ng binili mo ay nabenta mo din. Parang ganun. Or lahat ng pinrases mo nabenta mo din. Okay. So dito sa example, pinapakita lang yung movement or yung galaw ng mga items natin. So generally, ganun din. Yung direct materials at saka conversion cost, papasok din naman siya sa finished goods. Tapos from finished goods, papunta sa cost of sale. So kapag gusto mo yung mabilisan, yung direct materials, idiretso mo na hanggang cost of goods sold. Yung conversion cost, instead na idaan mo pa sa finished goods, idiretso mo na lang sa cost of goods sold. So same din lang. Yan. So dito, similarly, ito din yung example kanina. So for example 2, what are the main features? Number 1, isa lang yung inventory account. Pangalawa, conversion costs are treated as period cost and they are not inventoryable, kaya wala nang entry for the work in process. Tapos accounting justified for 2 reasons is number 1, to remove incentive for managers to produce inventory and increase focus of managers on selling units. Diba sinabi natin kanina, babawasan ang journal entry para mag-focus na lang yung managers sa pag-monitor mismo ng production. Okay, so ganyan yung movement. Yan. Diretso, 2 trigger points. From inventory, diretso, cost of goods sold agad. Ganun. Okay. So ito yung example 3, yung stage C, stage D lang. Yung kanina din na pinakita natin. So basically, mag-focus lang tayo dun sa nabenta out of the finished goods. Okay, so ganun din yung movement naman niya. Okay, so parang ang nangyari, yung direct materials automatic pinasok sa finished goods. Kasi ang assumption mo, lahat naman din yan mabibenta mo. Diba? Parang ganun lang siya. So let us have self-test problems number 1. Backflush costing with a finished goods account, okay? So the Lanfat Manufacturing Company uses a raw and in-process inventory account and expenses all conversion cost to the cost of goods sold account. Okay? So ibig sabihin, generally ang entry lang natin dyan is kapag bumili ng inventory, kapag pinasok sa finished goods, tas kapag nagbenta. So parang 3 trigger points yan. Okay? At the end of each month, all inventories are counted, their conversion cost components are estimated, and inventory account balances are adjusted accordingly. Raw material cost is backflashed from raw and in-process inventory to finished goods. The following information is for the month of August. So, beginning balance for the raw and in-process account, including 4,800 of conversion cost, is 43,500. Yung raw materials received on credit is 680. Tapos yung ending balance ng raw and in-process account per physical count, including 5,300 conversion cost estimate, is 47,200. So yun yung lahat. So ano entries natin dyan? So ito lang gagawin natin. First entry, syempre recognize muna natin yung pag-receive natin ng goods. Nung na-receive natin yung goods, debit lang tayo ng raw and in-process na inventory na 680. Tapos, credit tayo ng accounts payable. Syempre kasi may utang tayo dyan, di ba? Okay, pagkatapos, next natin gagawin is, we are going to recognize the amount of finished goods, yung natapos. Di ba sabi, meron tayong ang item kasi doon, meron tayong naiwan na 47,200. So, saan nang galing yung ating 676,800? So, pakita natin yung solution. Baligan na yan. Materials muna. Materials lang ha, kasi take note, di ba yung conversion cost, it is going to be treated as a period cost. So, kung 43,500 yan, tanggalin natin yung conversion cost. Ang may iwan dyan is yung material lang. So, yun yung material. Tapos,
Yung na-receive mo during the year, 680. All materials din yun. Tapos yung work in process natin at the end, yung hindi natapos, na 47,200 pero including 5,300 na conversion cost. Tatanggalin mo yung 5,300. So ang may iwan lang is 41,900. So ang papasok lang na debit to finished goods and credit to raw and in process is 676,800. Take note, ang pumapasok lang sa finished goods ay yung material price or yung materials lang. Kasi yung conversion cost nga treated as a period cost during the period. Kaya yun yung entry natin dyan. Okay. So, anong next mong gagawin? I-recognize natin sa raw and in process account naman yung 500. Saan nakuha yung 500? Pansin mo, sabi doon, may 480 dito sa beginning na conversion cost, tapos may 5,300 naman dito na conversion cost. In other words, tumaas yung ating work in process, or sorry, yung conversion cost balance nung inventory from 4,800 to 5,300. So magiging 500 yung difference, no? So yung 500 na yon pang bawas natin sa cost of goods sold. Kasi dadagdag natin siya doon sa balance ng raw and in process account. Ayun, no? Conversion cost in raw and in process is adjusted from the 4,800 of August 1 to 5,300 ng August 31 estimated. Kaya dagdag. Okay? The offsetting entry is made to cost of goods sold where all conversion costs were charged during August. Kasi nga, lahat ng conversion cost ay sa cost of goods sold ipapasok. Okay, so yan yung answer dyan. Okay, next. Paano kapag walang finished goods account? Ibig sabihin, kung walang finished goods account, lahat ay papasok diretso sa ating cost of goods sold. Okay. So sabi doon, ATM manufacturing company produces only for customer orders and most work is shipped within 24 hours of the receipt of an order. ATM uses a raw and in-process inventory account and expenses all conversion costs. So same din lang. At the end of each month, inventory is counted, conversion cost is estimated, and the raw and in-process account is adjusted accordingly. Okay. So, beginning balance natin, 8,500 na may kasamang 900 na conversion cost. Yung raw materials na na-receive, 187, tapos ito yung ending natin, 79, with a 1,100 conversion cost component. Entry. Nung na-receive mo yung materials, debit ka ng raw and in-process na 187, tapos credit ka ng accounts payable. Okay? Pagkatapos, the moment na may matapos tayo na product, wala nang finished goods, diretso cost of goods sold na agad. Paano ulit na compute yun? Focus lang tayo dun sa raw material component. So, dun sa beginning natin na 8,500, tanggalin mo yung 900, 7,600 yung component niya for our material. Yung raw and yung 187 na raw materials na natanggap, diretso. Tapos ibawas mo yung 6,800. Saan nakuha yung 6,800? 7,900 minus 1,100 na conversion cost. So 7,800 yun. Sorry, 6,800. So therefore, ang lalabas is 187,800 na natapos or na-complete. Automatic, ipapasok na siya sa cost of goods sold. Kasi wala na daw tayong finished goods inventory account. Okay? And then from there, ang adjust na lang natin is yung sa conversion cost component. From 900 naging 1,100. So nadagdagan ng 200, di ba? So dagdagan mo yung raw and in process account ng 200, bawas natin sa cost of goods sold. Okay? So ganun yung item natin dyan. Okay, so backflash costing tayo, entries naman tayo. Entries meron daw sa raw and in process at saka finished goods naman. Okay, so same din, meron tayong finished goods account ngayon, so kailangan nating i-account for or i-account natin dapat yung raw and in process at saka finished goods, okay? So same pa rin yung ating conversion cost considered as expense. So what will be the entries here? So ang entry natin nung natanggap natin yung
173 na materials, i-debit natin siya sa raw and in process. Okay? Tapos, ang next natin gagawin, aalamin natin kung magkano yung finished goods during the period. Susundan lang natin yung andito. Diba? Ang beginning is 5.5, tanggalin mo lang yung 600 na conversion cost. Okay? Idagdag mo yung 173, ibawas mo yung 6,000 pero minus 2,000 na conversion cost. So, 4,000 yun. Dito siya. Kaya yung materials natin is 4.9. Saan nakuha yung 4.9? Yun yung 5.5 minus 600. So, 4.9. Plus 173 na natanggap nating raw and in process material. Okay? Tapos, ibawas natin yung 5,350. Saan galing yung 5,350? Wait lang. Bakit siya 5,350? Beginning balance pala ito ng finished goods. Dito pala dapat tayo. Ending balance ng ating raw and in process. 6,2 minus 850. Kaya 5,350. Okay? So ito yung papasok na finished goods na galing sa raw and in process. Kaya ang entry, since na-compute mo na siya, finished goods, credit ka ng raw and in process. Take note, ang ina-account lang natin is yung material lang. Kasi nga, yung conversion cost treated as expense, diretso sa cost of sales. Okay. So, ang cost of sales mo ngayon is 173,200 tapos credit ka ng finished goods na 173,200. Saan nakuha yan? Ito yung computation mo. Yung beginning natin na finished goods, 4,000. Saan ulit nakuha yung 4,000? Yun yung 6,000 dito minus 2,000. Isama mo yung materials backflash from raw and in process. Yung 172,550, yun yung pinasok dito sa finished goods. Sibawas mo yung per physical count naman, yun yung nandito, 4,9 minus 1,550. Okay, 4,9 minus 1,550, kaya lalabas yung 3,350. So the amount to be backflashed, ibig sabihin yung papasok doon sa ating cost of goods sold is 173,200. Okay? Tapos yung huli, kailangan nating i-adjust yung cost of goods sold for the adjustment doon sa amount ng ating conversion cost. Okay. So doon sa raw and in process, 600 na naging 850. From 600 naging 850. So tataas yung raw and in process natin. Yung finished goods naman, 2,000 naging 1,550. So bababa naman. So babawasan natin yung finished goods account ng 450. Okay? Kaya ang entry, tataas yung raw and in process ng 250, bababa yung finished goods ng 450. Net effect sa cost of goods sold ay dagdagan mo ng 200. Balancing figure. So, yun yung item natin dyan. Okay. So, basically, that is our examples in order for us to account for your inventories under your just-in-time system using backflash costing. So, basically, ang kailangan mo lang balikan or sundan dun sa problem is, number one, kung ano ba yung account titles na ginagamit niya. Pangalawa, may finished goods inventory ba siya or wala? Tapos pangatlo, in the case of conversion cost, always remember that the conversion costs are treated as period cost and adjusted to your cost of goods sold later on. Okay, so yun lang naman yung mga considerations natin. Okay, so that's basically the end of our discussion for just in time.